akong mga kauman sa trabaho, o mga bisita nga sama sa mga estudyante, o mga ginikanan nga naa karon nagtan-aw sa akong tutorial, ako alang ta mong ihangyo nga kung mahimo magamit ta og headset or AirPod para mapaminaw ninyo ang akong tutorial or madungga ninyo ni siya nga klaro. So, ang atong paghisgutan karon is ang about sa unsaon paghimo og account sa gitawag nga Edmodo. Now, ang Edmodo, susama ra gyapon na siya sa Google Classroom or any other online platform para sa atong virtual classroom soon. Now, ang kalainan sa Edmodo, ang nakanais niya ani, himura ni siya social media nga sama sa Facebook. So, napakadali, simple, ma-engage pa nato atong mga estudyante, himura raman po ni siya o Facebook nga account. So, bag-o na to, pag-asugdan ang ato ang pagtudlo, akong bag-o lang mo sa akong channel, kung mahimo lamang, subscribe po mo sa kuha o i-appeal na lang po ng notification bell para ma-update po mo sa mga sunod na po pagtudlo. Okay, di na nato ni siya dugayon, magsugod na ta para makita ninyo kung unsa ka nice, unsa ka engaging para sa mga estudyante nato puhon ang paggamit sa Edmodo. So, ang una nato nga pagabuhaton is mag-open ta og browser. Bisan unsa nga mga browser ang inyong gustong gamiton. So, kaninga tutorial ang akong gamiton, Google Chrome. So, pwede ra po nga Google Chrome ang inyong pagagamiton. Now, before na ako ihatag kung unsa ang URL sa atong Edmodo, ingani ang atong buhaton, pwede ninyo i-post ang akong video, then mag-open mo bagong window sa inyo ang browser para diripon ninyo pagasugdan ang inyong imuon. Kung baga, murag workshop na siya at the same time. No? Okay, so balik ta katong dito sa atong unang window. So, ang URL actually sa Edmodo is www.edmodo.com. So, enter at na dahin ta sa website sa ato ang Edmodo. Ito sa ngulaton, okay? So, mauni siya ang website kung first time pa lang ka pugamit sa Edmodo. So, diri sa site na ay duha ka pamaagi. By the way, ang ato ang Edmodo account is free. So, sama gyapon sa social media, free gyapon ni siya. Uni na kanindot ani, no? Now, na ay duha ka choices, sign up or log in. So, dili sa mo mugamit sa log in kay wala maghimo pamantag account nato. Gawas na ko kay naanag yung koy account. Dili po ko mag-tutorial nga wala pa po koy ako ang kaugalingon nga account. So, para makasign up mo na duha choice nimo, sign up for a free account or diri ka nga sign up. Bisag asa ana pareho ra. So, i-click na to. So, di sa ko mag-login, tudluan sa tamo kung saan ninyo pag-login. So, click lang ning sign up. Okay? So, ang buhaton na yun ninyo, ang Edmodo, papilion ka, teacher account ba ang imong himuon, or student account, or parent na account para sa mga ginikanan. Now, since kaninga tutorial kay para man sa teachers, so magamito nato ang teacher account. So, ato ra siyang i-click, dayon iya kang pangayuan og email address. So, anyway, ang email address, it doesn't matter man kung Gmail or DeepEd account. Ngano man, kay ako actually, duha akong account nga gihimo. Naghimo po kong account sa Edmodo gamit akong email address nga Gmail lang. Dayon, naggamit po ko og another nako or naghimo kong laing account sa Edmodo gamit ang DeepEd account. Ang buhato nato is atong i-enter diari ang atong DeepEd account. Kaya taga DeepEd man ta, so DeepEd account atong gamiton. I-type din ninyo ang password kung mahimo at yung strong, no? Ayaw ng weak nga class, weak nga password kay remember online ramanisa. Okay, now,
Pag mahuman na ninyog enter ang inyong DepEd account then password, mublue day ni naan diri dapit kanang create an account. Pag nag-blue na siya, pwede na nanimo siyang i-click para adto ka sa sulod sa gitawag nga account sa Edmodo. So wala pa man ko nakasulod kay giuna man ta mo, so balik sa ako. Kay kinahanglan mag-login po ko sa ako ang account. So dili na lang nako ipakita ang unsaon pag-login sa akong account, dito na din ta sa account itself. Okay, nag-loading na siya, so pasulod na ko sa ako ang paugalingon nga account. Ang ako ang account, medyo nabutangan na gyud siya daan, no? So kung napansin ninyo, ang ato ang website sa Edmodo, susama gyapon sa Facebook, na makita ninyo ang mga posts sa mga teachers sa lain-lain ng mga nationality, no? So kani si teacher sanisa Gada Abu Ilnaga from Oregon, US, nakita na ko ang iya ang post, kay public post man ang iya ang gigamit, dili man private. Pero kung dili ka ganahan na makakita ka sa mga post sa lain-lain nga nationality, pwede nimo ni siyang i-click, imuon nimo nga class activity only. So ang makita nimo tanan ang imuha ra gyud nga mga post nga naay Edmodo account. Pero in my case, ako siyang i-open at least maka-communicate po ko sa uban pang mga teachers sa lain-lain ng mga country. So after that, ang buhato nato diri na ta sa atong profile. So adiserta mag-tour kung unsay mga function sa mga icons na makita ninyo nga nasa taas. So medyo dili kayo siya maklaro ang ato ang screen, no? So ato siyang ilisan og dark na theme para klaro. I guess klaro man siguro sa inyong mga pananaw tanan. Now, ang una ninyong buhaton is mag-update ka og profile picture nimo. So ang akong profile picture susama sa profile picture pod sa akong YouTube na channel. Alright. So again, pwede ka magamit og picture nga gikan sa imong computer or actually naa say choices, no? So kung mag-update kag photo or upload kag photo, pwede ka mamili na i-personalize avatar or mag-upload gyud kag photo gikan sa imo ang computer. So ana. So in my case, okay na ko ani nga makita nako ang akong pamilya sa profile pic. So update na ko na sa, mo automatic na na sa update. Pag ma-update na na sa i-X ninyo. So if you notice na ana boy ako ang photo. Kaligta dito sa class nato. Okay. Pwede po home ang inyong i-click atong kaganina. So after ana, syempre ang makita mangod ninyo kay pangalan ra na unta ninyo. So i-view na to atong profile. Sama gud pod sa social media nga FB, kinahanglan i-update pod nato ang atong profile. Yun. Okay. So unsa may naa sa profile? So pag-open ninyo ani, kaning teaching since 2001. Sa ako ana siya. Pero actually sa inyo blanko pa ni siya. So kaning nay murag lapis diari sa kilid, ingon na siya nga update year started. So i-click na ninyo. So pangutan online mo ni Edmodo, what year did you start teaching? So i-click lang ninyong gamay nga icon na adiari. So browse pa or scroll down or scroll up. So kung nag-start ka ato pang 1950 pwede mo ibutang. Oh, retire naman dahil mo hani kung 1950, sorry. Ibutang na to, 2001 ra yun, no? So 2001 po ka nag-start, sama na ako. So click 2001, sumo ng 2001. After ana, pag naana ka year dara, save dahil mo. So, ingon na din na si Edmodo, teaching
since 2001. Okay, after that, kanina pong 9th grade mathematics teacher. Click lang ng lapis nga naa sa kilid, pangutanhon din mo ni Inmodo, unsa may role ni mo nanong nagbuhat ang account sa Inmodo. So, mamili ka diri kung usa ka ka-principal, administrator, librarian, tech coordinator, counselor, coach, or tutor. So, kita kay ang atong role kay teacher man. So, click teacher. Next is, i-click ninyo kung unsa mong grade level ang inyong assignment. So, higher education ba? Or grade 10 ba ka? Or senior high school ba ka? Or sa junior high school sama na ko, which is the 9th grade. Now, let's go to the subject areas. Example, if you notice mathematics, dili na sa default ha, ang mathematics, i-click lang na ako na sa. For example, science ka, okay, ay science man ka, so i-select ko nimo imong sub-subject. Okay, so iputang nato basic science ra, imong gituduan, or biology ra, or psychology, or environmental science sa higher education, kana inyong i-click. Pero kung kana-kanan imong gituduan, kay nagtudlo mang kagikag elementary padong college, ala i-click ng all. Pero joke ra. Okay, so mamili ka dire. Example, chemistry ka. Okay, balik ta ha kay ako araraban ning account na yun. So mathematics po, I also teach tanan man actually, pwede na ako nisa matudluan. Bugiro kayo, dili. Ang mili na ko, no, geometry lang. Okay, geometry, kaninga subject. Okay. After na ko na siya ma-fill in, i-save na rin ako na siya. Good. Pagka-save, ana, oh, yan, ang butang na 9th grade mathematics teacher. Now, next, diri na po ta sa school. Yan. So, sa school ta, kay ako, kay Acelo Mangko, so, Acelo, so, naay suggestion, no? Makita ninyo diri sa ubos. Okay, so, Acelo. So, naanay suggestion. So, ako lang nang i-click. So, automatic na din siya. Acelo Badiliyes ang akong school. Balik sa takadyot, ha? Now, naamanggoy panahon or chance na ang imong iskwilahan, di yun ma-search ni mo. Pag, bisan pag i-enter ni mo di at nanan, di yun ni mo siya ma-search. So, ang buhato ninyo, i-click ni ninyong can't find your school. So, i-click na ninyo, pangayuan mo detalye sa inyong school. Kay basin ka mo pa ang pinakauna na nagbuhat o Inmodo account gamit ang imong eskwilahan. So, importante kaayo ha, pagbili-gali, ma-search ang inyo ang school, i-click lang ning can't find your school. Okay? So, padayon ta. After sa imong school, diridain ta about sa imong paugalingon. Introduction, no? Ayaw na mo pag-matter, anako, ang introduction diha. So, ang buhaton lang ninyo, i-click ning gamay nga lapis, ala, i-update dayon ang inyo ang tell me about yourself. O, ana na siya. Okay, save dayon ka. So, dito na rin ka sa interest. Siyempre, mathematics man ko. So, math dito. So, edit lang na ninyo kung unsa mga subject matter. Example, special education baka, English, science, STEM, health, ana din. Browse pa daog sa ubos kung unsa gid mo nga subject concern. Human ana, pag-click ninyo, just save. Kaya ako, naklik naman ako ang math. So, save na sa daan. So, X na din ka. So, updated na din na imong interest. So, showcase your professional journey. Wala pa taani kay pariha man taani mga first-timer nga mag-apply ani Inmodo account. Schedule later na po na siya kung naanag yung kay subject loading na naanap po kay estudyante. Pero diri sa education,
Akong gigamit bachelor's degree kay wala pa man ko kahuman sa akong master's studies. So ako sang ibutang ang akong bachelor's degree. Pero kung ni-graduate na ka, hala, ayaw na ng bachelor's degree. Ang imo na lang ibutang di ari karon is ang degree type, master's degree holder na ka or PhD na ka, so ana ang iyong buhaton. So pag ano yung pareha sa ako, bachelor's degree man, imo ding degree title. Kung master's degree ka, unsa to imong nahuman. Kanus-a ka ni graduate, ana, then unsa to nga eskwelahan. So ako kay ni graduate man ko sa St. Michael's College atong 2001. So pag humana na ni mo fill in tanan, save dayon ka. And diri na din ka, no? Okay, another sa links, no? So kung naa kay website or blog site, sama na ako, ana ako'y blog site nga sa YouTube, pwede na ako ibutang sa academic blog. Kay papiliyon man pud ka ni Edmodo kung unsa nga link ang imong ibutang ani. Faculty page ba, department website, academic blog, or personal website? Ako ang gipili is academic blog because ang akong YouTube channel is about tutorial, education in the sense. Diri din akong gibutang ang link sa ako ang channel website, which is sa YouTube. Ako lang siyang gigamay, giramitan lang nako og bit.ly para gamay ra siya nga URL link. So human ni mog fill in ana, save dayon. Okay, balik na din ka diari. By the way, wala ko kabalo. When I was using or creating my own Edmodo account, naka-earn ko og badge sa Edmodo. Ang nakabutang diri kay first Edmodo user at school. So be the first teacher at your school to join Edmodo for you to receive the badge award gikan sa Edmodo. Okay? So far, maura to sa about yourself. By the way, pag na-fill in na natin imong mga importante kaayo, imo tagaan din ka ni Edmodo nga looking good. Yan. Wala ko kabalo kung unsa ng looking good. Basing nagwapo na ko. Oh, joke lang. You're all done setting up your profile. Oh. So kung looking good na, meaning to say okay na ang ako ang account. Kung baga, sa YouTube pa na approve na, monetize na. Joke. Okay. So balik ta. So you can click home kaning naa sa taas na home. Just click home. Okay. So mabalik ka sa imo ang account. So kay naa naman kay picture, na-update na nimo imong profile, diri na din ta, which is the most important part of our content. Kaning pag-create sa imong virtual nga classroom. So ako ana anak ko'y actually nga classroom, no? Mathematics grade 9. So para makahimo kag imoa, i-click lang ning ellipsis diari. 3 dots, di ba? Ellipsis man ang 3 dots. So click, pag-click ni mo, tagaan kag choices ni Edmodo. Mag-create ba ka og class or mag-join ba ka og class? Sama gyapon sa Google Classroom. Okay. Now, since kay kaniya tutorial, so maghimo tag kaugalingon na tong class, oy, para naabot kay kaugalingon nga virtual classroom. Ayan. So pag-click ni mo atong create class, imo na dayong butangan o pangalan. Example, ang pangalan sa imong klase kay geometry. Let no one enter my classroom, ignorance of geometry. Ala, kuyaw kayo, no? Okay, so butang din ako dia. Let no one enter my class, ignorance of geometry. Okay, next is ka-activate ang ako ang Grammarly check. No thanks. Yun. Now, select grade. So, unsa ka grade? Example, grade 8. 8th grade, kumanana select subject. Example, mathematics, syempre.
select sub-subject, algebra, hindi na algebra, geometry. Yun. You can also change color by clicking this one. Now, since naata sa dark theme, di na ito makita, i-white na ito sa kadyot. Yan, para makita ninyo na you can actually change the color sa inyong classroom. Okay? So, balik ta sa dark mode para makita yun na ito sa clearly. So, after ana, i-click na dayo ninyo, create. Yun. So, create na ana dahil kay lain nga klase. So, i-view na ito. Okay? Yan. Welcome to geometry. What's next? Add students or explore class? So, kung mag-add kag students, diri na ka diretso, create na kag account. Now, ang first way para mag-invite kag estudyante, i-invite ninyo siya, di ba? Ang mga estudyante is muagi mangyunaog online enrollment. So, pangayuan na ninyo sa inyong school registrar or designate guidance counselor sa imong mga estudyante. First name, o type niyo din yung first name, last name, then katong email nga gihatag sa bata. Yun. Kinahanglan na gyud ay karon no, nga naa gyud po'y email ang atong mga estudyante. Pero guys, mao pa na'y pinaka-pirmero nga way para pag-invite sa atong estudyante. Pwede po ka mag-invite here members who need an inmodo and sign up on their own using the information provided. So, invite, pwede ka mag-invite sa mga estudyante gamit ang atong itawag nga code. So, kanina code mo ninyo ang gamiton na code na ihatag ninyo sa estudyante nga naanay inmodo account. Again, they cannot join your class kung ang inyong mga estudyante wala pa po'y inmodo nga account. So, dapat naagyod sila para mahatag ni ninyo na code. So, after that, nga nakopya na nanimo ang code, pwede ka gamit invite by email, katong gihatag na ako, kaganin. Okay, you click done, kay humanamang ka. Okay, so let's go back to your class. Good. So, sa class nimo sa geometry, if you notice, ikaw yung teacher dito, mathematics grade 8, okay. So, ang class code na agyapon, i-click na ninyo ang class code, mugawas to kaganina. Okay, that is done. Okay, ang atong buhato na karon balik sa ta sa atong home, which is, makita na to, at least, kabalo na mo, buhimo, ug inyong kaugalingon na klase. Now, next na atong pagabuhaton is kanina pong ubos nga ellipsis na asya'y my groups. So, mura gyapon siya sa FB na to na mag-create na group chat or group page. No, sa akoa, naana ko'y actually nga kaugalingon nga group classroom ni Sir O mga kamatik no atong tanawon. Okay. So, this is the group code that we have. So, actually, wa pa na ako siya naka-start o conversation because you can only start your conversation if you have the class already. So, home tayo ulit para makahibaw mo kung saan paghimo ang my groups. So, click this three little dots, which is an ellipsis. Pag-click ninyo, Ana, papiliin na sad mo. Create a group or join a group. So, since we will create a group, so just click create group. So, sa create a group, imo na pong butangan o pangalan ang imong grupo. Example, ang next na ka-grupo na po is, kanina lang, Kamatik, my own group sa YouTube. Kamatik. Describe this one, let's say, for engagement. Dili engagement, magpakasal. For engagement of learners. So, after that, you select grade, okay, specific man siya dapat. So, grade 8 yapon sa internet. Junction with my 8th grade geometry class or algebra class. So, after this, select subject. Example, ang subject ninyo is mathematics. Kay mathematics man ninyong post. So, click na po sa geometry man tong kaganina. Then, select confine and join this group class. No? So, pwede private to members or public to all teachers.
So, diri sa ta, Friday to members. Okay. Siyempre, ang yung grupo is tama sa inyo, ang members sa inyong klase. Again, you can change color. Then after na ninyo siya ma-create, let's go now, create. Yun. So, naanakay, bago nga, grupo mo. Load to siya, ato lang ulatan. Okay. Now, naanakoy, kaugalingon nga grupo. So, ang buhato nato is mag-create na ta o mga discussion, mag-share ka class materials, and etc. So, depende na lang sa imong grupo. Again, humanataghi mo o group nato. Okay, let's go back. Let's go to home. So, at kung ipakita karon is kanina po, kaning aside diri, kaning timeline. Now, again, para makakommunicate ka sa the rest of the teachers around the world na naay in modo, pwede ka diri mag-create of thoughts that you wanted to share to them. You can even promote your website here para makita nila ang imuang ginabuhat. Actually, nag-post na ko ani, gani na ako'y message diri sa notification bell, oh. So, actually, na ako'y gi-post, na ana po'y nag-comment, no? Nag-comment na po ni si, wala ko kaila, kay murag Arabic man niya ang pangalan, nag-message na na siya sa ako. Anyway, maabot rata ni Arang Dapita. Now, as I said, pwede ninyo i-click na point, kay nga naman, para gusto ka nga ang imong makita sa imong feed, kay ang imo arag yung post. Now, let's continue. Again, guys, I would like to remind everyone na actually, kani is kaning dark theme. Ang Edmodo, dili yun na siya dark theme. Since Google man ang akong gigamit, naamanggug ko'y Google Chrome extension for dark and clear. So, pwede na ako sa ilisan na mahimo na siyang white. So, white na sad ang atong gamiton karon para change na po. Okay, now, let's continue. So, unsa dining classes. Yun, diri na ta sa mga classes karon. So, ako na ako'y duha na ka classroom na akong na-create. So, the same sa inyo, mag-create pa po mo. Okay, back sa ta sa home. Okay, para mag-click na to. Okay, let's go to mathematics grade 9. Okay, kanimang gawin akong grade 9, naana na siya'y mga post. Yan, sama ni. Welcome to our class for mathematics grade 9. Now, if you notice na ay nakapin di ari. So, yung ani ha, so magbuhat ang utro nga post gamit ang mathematics grade 9. Let us say nga naakay gigibuta nga post. Okay. That's it. Okay. Now, after sa imong post, naakay message di ara, diri ka, pwede ka mo attach files. So, pag-click ni mo aning attach files and images, i-direct ka niya ani sa imo ang computer. So, example, ang akong i-post kay kaning worksheet for quadratic equation. Then, click open. Automatic na anay naka-attach na files. Or, pwede ka mag-add from the library. So, later on, i-explain ako unsa ng library, ha? Actually, you can connect your Google Drive here if you like. So, pwede add a GIF or pictures. Gusto ka pictures sa la pamili, yari, words of encouragement or excited baka, ana. So, pwede na nimo sa buhaton. You can also schedule your post. Kanisa, schedule your post man eh. Okay, ibutang nato, dili pa kaganahan nga karon nimo ni siya i-post, i-schedule lang ninyo. So, okay, schedule your post. Now, today, sa oras nga akong ibuhat ni siya nga tutorial is June 14. Ibutang nako ang ako ang post, gusto nako sa i-post siya on the 15th, that is Monday. Ako lang dayong i-save and date and time. So kung dili ka ganag, alaunas, kadlaw, ni mo na siya ma-post, ato siyang ilisan, example, 8 a.m.
mapost na ni imong assignment sa inyong online nga classroom. So save date and then time. Ayan. So nakita ninyo post schedule for June 15, 2020 at 8 p.m. Okay. Click post. Now dili pa to nimo sa makita ang imong gi-post ngano man gi-schedule man nimo. So if you notice na anay naka-schedule sa akong post duha na because tomorrow pa man tong gibuhat na to karon. Eventually na ana koy gihimo nga post para ani nga group ano na class mathematics grade 9. O ni siya, welcome to our class for mathematics grade 9. So makita ni siya sa mga members or katong na nga invite nako nga members or estudyante ani nga klase. Now ang next is naapod mo'y makita nga ellipsis diary. For example, pag-click ninyo ako sa ning i-unpin post na. Okay. Now unsa may purpose nganong ipin man to nako ang kaninga post? Because para every time nga mag-open akong estudyante or inyong estudyante sa inyong post, ato siya magpermanente ra gyud siya makita nga naa sa taas. Dili siya masapawan. So to do that, simple, just click this ellipsis, i-pin post nimo. Ayun. Pag pin post na ana, automatic na aragyo na siya permanente nga message sa babaw sa inyo ang timeline. Now next, pwede po nimo nga i-link nimo to some other post, i-edit nimo imong post kay tan-aw nimo rag naay na sayo, pwede nimo ma-edit then save na lang dayon ka after editing. Or pwede po nga i-delete na nimo na post, so delete post or add post to library. So nganong naa may word nga add post to library? Example lang. Ang imong post kay quiz para sa mga estudyante nimo. Then the next school year para magamit gyapon to nimo, then edit na lang kagamay. Ang imong i-click add post to library. Kay murag kaning library murag cloud drive sa nga ma-store didto tanan ang imong kinabuhat. Okay, or i-turn on nimo ang notification para sa imong post. Ngano, unsa ipasabot sa turn on notification for this post? If you notice kaning bell nga gamay diari, no na ay if you notice na ako'y notification nga wala pa nako nabasa, kay since naka-turn on man na tanang notification makita na nimo ani nga bell. So I hope nasabtan siya. Now, since this is my class, diba kita, we teachers are encouraged to group ourselves according to their skills, knowledge, and talents. No? Example, sa MAPE or sa inyong araling panlipunan, you wanted to group the members. So sa mathematics, usually ginagroup yun na mo ang mga estudyante because for us to cater the different needs of the learners. So dirita, ang buhaton nato para mag-group nato sila accordingly, dirita mag-create sa small groups. Muni nakagwapo sa bagong Edmodo nga version ay naana siya'y small groups. So i-click nato ning plus sign, mag-create ka group. Example, group 1, yan. Group 1, then create. So naana kay subgroup which is the same ato imong klase, pero group 1, ang mga members ani, imurang i-assign para sa group 1. Or mag-create na pong kaglain kay group 2. Group 2. So group 2 siya, create time ka, so duha na ka-group. No? You have already two groups, lain-lain ang members nga naa-diari karon. So in ana sa, so let's go back to our class. Yan. So balik tayo sa class natin. Again, you can already assign post or in ani. Now, after nakalag-klase, syempre maghatag na ka og quiz, maghatag na kag assignment, diri ka. So i-open nimo daan ang imong
last section, Mathematics Grade 9. Dito sa plus. Pag-click ninyo sa plus, na ay create assignment. So, maghimo kag assignment, i-click lang to nimo. Kay unsa may assignment title, no? Detalye sa inyong assignment. Example, finding the roots of quadratic equation. Yan. So, instruction, maghatag ka diaring instruction. Let us say, answer the PDF file and submit it back to me with answers. Good. After ana, so PDF file man, so pwede ka mag-add attachment. So mag-attach kag file, pag-click ni mo aning attach files, i-direct ka sa imong computer, example, worksheet number 2, extracting the roots. Then open, yan. So naana kay naka-attach na worksheet, so kanipod ang makita sa inyo ang mga estudyante actually. Now, next is i-assign nato. Okay, syempre i-post nato ni sa atong classroom, no? Gamit ang Inmodo. So assign, so assign to Mathematics Grade 9 syempre. Then dirita unsa due siya kanus example, today is 14. So due date niya kay sa 18. Yun. So i-pass na nila. So you can change the date, dapat ang deadline is 5 p.m. of the next day. Okay, 5 p.m. ang iyang deadline. Now, kung strict kayo ka nga teacher, pwede ni mo i-click ng lock after due date. Kasi pasabot, ana. Meaning to say, after sa due date, wala na i-estudyante na makasubmit sa imong gihatag assignment. Pero i-consider man nato kay siyempre, motherly and fatherly care biyata. So, mudawat gihapunta og assignment nila na after sa due date, pero minus na siya. Now, let's go to at this side. By the way, add to gradebook in progress. So, later on, makita ni ninyo nga tanan na tong assignment, tanang submission sa mga bata na anak siya dito sa gradebook. Later, ako na siyang i-explain. Now, let's go to schedule for later or assign. So, example, ang due date niya kay 18. So, dapat ma-post na ni nako. So, click assign. Pero kung dili ka gusto kay next, sa Monday na nimo i-post, pwede nimo i-click ang schedule for later. Select din ka og date. Today is 14. Deadline is 18. So, ma-post siya on the 16th. Then, mamili din ka og oras. So, kanusa siya ma-post at 7:30. Yun. Ano to? 7:30 a.m. Ma-post na na siya. Okay? So, pag humana na ni mo, na inahanglan ka ni imong assignment, ang due date kay June 18, ma-post ni siya dapat June 16. Click na dayon, assign. Pag-assign na na ninyo karon, dili pa po na nimo siya makita, inaka-schedule ang imo ang post. So makita rato siya sa mga estudyante tarong June 16 pa nimo to siya makita. So I hope nasabta nato kung unsay buot na kong ipasabot. Another one, kaning click na po natong plus. Nag-ingon diri nga load existing assignment. Unsa may buot ipasabot ana? Iba ingon ko na ay inyong storage library. So ako, na ako'y actually naka-load na nga assignment sa library, pwede na ako na siya i-modify. So example, na ako diari, practice worksheets for finding the roots of quadratic equation, i-click na na ako siya, i-copy na ako na siya nga assignment, yan. So, ako lang i-edit gamay, dayon, assign na dayon, ibutang na to, I will assign it now. Oh. So, select date. So, karon, yun. Yan. So, due on, ayun po, luya po. 16 ang yang due date. And, ganahan ka, ilock ni mo, halalock na. Okay. So, I want it
to be posted now. Ilisan sa nato ang date ay ang time kang nato nga alas 5 sa hapon ang deadline ani. Okay, alas 5 sa hapon ang atong deadline ana. Gusto jud ka i-assign na karon, i-assign nato na dili na schedule for later. So if you notice, makita na ninyo sa diretso na post. Tara. Okay? So di ba katunin atong load your assignment worksheets. Automatic ma-post na siya, makita siya. Makita po sa Suzante na ang due date ani June 16 at 5 PM. So wala pa'y submission kay natural, wa mamantay is Suzante nag-i-assign na section. Okay. Next, balik na muna. So, you wanted to create a quiz, no? Create a quiz. So, mag-create a quiz. So, quiz details, butangan na po na ni Modiara, then, unsa imong instruction, mag-add pa ka, or whatsoever, then, imo bang i-assign ka ron, hala, assign it now. So, this is just a tutorial. So, i-close lang sa anako na siya. Dili lang sa po mag-create o quiz. The last one is the load existing quiz, no? Again, to load existing quiz that is from the library. So, kung naamoy mga pangutana, I will be happy to answer. Just write your comment in the description or in the comment section rather kay ako na siyang pagatubagon. Okay, so balik ta, let's go to home. And balik ta sa atong home. Now, we have already posted something. Okay. So, dirita, no, sa classes para ma-monitor na to. So, these are the class that we are doing. Okay, next. Kanitang sa Discover, okay? Kung sa maning naa sa Discover, guys, eventually, kuhan ni siya ka ng mga games no, or popular videos nga inyong gustong ipakita sa mga learners para at least murag icebreaker sa inyo ang klase. Or kung nag-livestream mo, nga nag-klase mo sa mga estudyante, pwede ni siya ninyo ipakita ang mga video. Or, na-upload tayo mga other collection here. So, naay games diari, Jumpstart Academy Math, Survivor, click lang diari, Sculty Challenge. No? So, you can actually play it. And you can ask the students to play. Now, this is what I said a while ago, library. So, sa library na if you notice na anak ko ay naka-storage na mga quizzes, assignments and public posts na anak ko diary. Or you can actually connect your library with your OneDrive or your Google Drive. Pwede ninyo i-link ang library dito sa Edmodo. Okay? So let's proceed. So, dirita sa mga messages, siyempre, you wanted to create message sa inyong mga estudyante or collaboration with some teachers, you can do this in this area. So, dirita sa kilid, ang tawag ani guys, mo ni sa ang notification bell, dirita na ma-notify ka kung naka-turn on ang imong notification. And of course, this is of course your profile. So, if you click your profile na adira invite teachers for collaboration, invite groups. Okay, now, ito yung pinaka paganda also in the Edmodo. Naana siya daan Microsoft Office. You can actually click that one. You can make work online, word online. So, ato lang ulaton ka dyan. Atong i-big enough so that we could somehow create already Word documents. So, by continuing, you agree to Microsoft Terms of Use and Privacy. Okay, continue po. Okay. So, we can now have already our Microsoft Word. You can actually ask the students to create reading materials. Then, okay? So, after that, you can actually write a page, no? Or shall we say the para ma-save na to, no? So, click the title. So, ang title ani is, example is, lalang, docs test. So, that is our title. Na-save na siya dayon sa Edmodo. So, that's it. Okay? So, let's go back. Again, actually, you
can use PowerPoint online, you can create PowerPoint online already in Excel online. Okay? So you can connect to your Office 300. Okay? So that's the most important thing. Let's go back to our home. Now what is important here guys is na-update na nato ang ato ang Edmodo file. By the way, naatay itawag hashtags diary. Actually, na ako'y hashtag popular na sa daan, which is hashtag math. So, na ako'y post, actually, gi-include na ako kaning mga medyo daghan ng followers ng mga hashtag. So, math is 634,545 followers and I'm one of them. No? So, sa nag-follow. Okay? So, you can actually explore hashtags other. So, na ay hashtag science, hashtag English language arts, digital citizenship, and so on and so forth. Pwede ni mo ni siya gamiton ng mga hashtags para sa imong mga post para masundan sa mga followers ana nga hashtags. Para daghan ang maka-engage sa imo ang post. That is why in my post, na anay nag-comment ni siya with my post a while ago. Okay, yan. So, you will be notified anyway for that matter. So, that would be all, I guess, that would be all about Edmodo. If you have some clarification and question or mga pangutana, you can always contact me with my FB account or my Gmail account or the DeepEd account. I will be just leaving that one in the description box of this video. And if you have some questions directly, you can comment it in the comment section. Anyway, it's free to comment. Walang bayad po sa YouTube ang mag-comment ng video. So I hope that would be all. And please do not forget to like our video presentation. And please do share para may daghan ang makahibaw kung unsaon paghimo og Edmodo na account. And at the same time, it's very important. Hangyo na ko. Please subscribe to my channel and hit the notification bells for you to be updated for my next video. Thank you.